Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, matapos ang controversial na panalo ni WBC heavyweight champion Tyson Fury laban kay UFC fighter Francis Ngannou, ay maraming ang napareak sa hindi nga raw makatarungang scorecards na inilabas ng mga hurado. So ilan nga sa mga kilalang pangalan sa larangan ng boxing sports ay sinasabing na dapat nga raw ang panalo ay si Ngannou. Well, idol, kasunod nga nito ay nais sumingi ni Ngannou ng rematch laban kay Fury. Subalit sa kasamaang palad nga eh, hindi nga daw ito pwedeng mapagbigyan. So base nga mga idol sa nakasaad, na ayon na nga rin sa inilabas ng BoxingScene.com sa kanilang official site, ay wala nga raw sa kontrata ang muling magkaroon ng rematch clause kay Tyson Fury. So bagkus na hindi nga ito makakuha ng rematch kontra kay Fury, na ayon na nga din sa nasabing kontrata, ay isa naman si WBC President Mauricio Sulaiman ang naniniwala na dapat nga raw na mabigyan ng pwesto si Ngannou sa ranking ng World Boxing Council. So bagamat wala ngang rematch patungkol sa laban na ito, ay asahan naman ang posibleng laban ni Tyson Fury kontra sa isang heavyweight champion na si Oleksandr Usyk this coming December. Samantala mga idol, mainit naman na usapan sa pagitan ng parehas hari sa super bantamweight division sa pagitan ni Naoya Inoue kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapales, kung saan ngay tila isang napakalaking banta ang binitawang salita ni Inoue patungkol sa laban kay Tapales. Sa disgrasya nga mga idol, kung ituring ng karamihan ang banat na ito ni Inoue kay Tapales, kung saan ngay kinumpirma nga nito na knockout ang ibibigay sa laban kay Tapales this coming December 26 na magaganap ang laban sa Japan. So nabanggit nga ito ng halimaw sa nangyaring press conference sa mismong baluarte nito, kung saan ang pagdedeklara ni Inoue ng knockout sa Pinoy ay hindi nga ito malayong mangyari kung magkakamali ng kamada si Tapales sa araw ng laban. So ganun paman mga idol, ay isa nga din ito sa pinaghahandaan ni Tapales na hindi nga rin papatalo sa halimaw. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos namang ma-mention ng isa sa super bantamweight contender na si Asat Hovhannisyan, na gusto nga nitong makalaban si WBO Global Super Bantamweight Champion Janrel Casimero, ay hindi na nga daw ito mahihirapang maikasa, kung saan ngay isa na si Hovhannisyan ang mismong naghamon kung sino sa kanyang mga nabanggit ang kakasa. So kasalukuyang nasa ranking nga ito ng WBC at ikawalo sa listahan. So kung pagkukumparahin nga raw sa posibleng rematch ni Janrel Casimero kontra kay Yukinori Uguni ng Japan, ay mas maganda na nga daw na si Asat Hovhannisyan na lamang ang itapat kay Angas ng Pinas. So isa nga din sa dahilan kung bakit posibleng maikasagad ito, dahil sa iisa lamang ang kanilang handler na si Eggs Klimas. So kung matuloy nga ito mga idol at maipanalo ni Angas ng Pinas ang laban kay Hovhannisyan, ay posible nga itong makakuha ng mataas na ranking sa WBC. So sa tingin nyo mga idol,